What's up mga kaigi? Ako po ay nagbabalik at sa video ito is isi-share ko po sa inyo ang paggamot ko sa aking alagang manok na may prolapse vent. Ang prolapse po, ito po yung kanyang clawka na lumalabas na po sa kanyang puwitan. O di kaya yung inside part niya is nasa labas na po siya. So ang dahilan po nito is minsan sa sobrang takaw ng ating alagang mga manok is nagkaka-prolapse sila. Minsan po, pag laging malaki ang kanilang mga itlog, is dahilan din po para magka-prolapse sila. At minsan din po, dahil bata pa, minsan din po is overweight yung ating alagang mga manok. Pero ang prolapse po ay kayang-kaya pa po natin itong gamutin kapag ka naagapan natin ito kaagad. Pero minsan, kapag ka hindi na po natin ito naagapan, is natutukan na po ito ng kanyang mga kasamahan. Kaya po minsan, nakikita natin yung puwitan niya is may dugo na, yung napakaraming dugo. Kaya kapag ka maraming dugo na po, ang gagawin na po natin noon is pag-init ng tubig at gawing tinola. So wala na pong patumpik-tumpik pa, gamutin na natin ang ating alagang manok na may prolapse vent. So bago pa natin simulan ang ating operasyon mga kaigis, kailangan po natin ng bantya na may tubig. Pagkatapos po, ito po yung gunting. Pwede din po tayong gumamit ng gloves, pero ito lang po yung gamit ko. Wala akong gloves, pero okay lang po, sanay na po ako dito. At saka malalaman po natin mga kaigi na may prolapse ang ating alagang mga manok kapag kayong may masangsang na amoy siya. Mapapansin niyo po talaga nakakaiba yung amoy niya. So ibig sabihin, possible na may prolapse. Ito po yung ating alagang manok na may prolapse mga kaigi. Ayan na po siya. So yung una po natin gagawin mga kaigi is gugupitan muna natin ito. Tatanggalan muna natin ng kahit o konting balahibo lang. Mapapansin niyo. Kunin muna natin ito. Tapos dito ko siya gugupitan. Pati pakpak nga yung medyo may amoy talaga siya mga kaigi. Pero sige lang, okay lang po yan. Nasanay na kasi ako nito eh. Tanggalin lang po natin, bawasan lang po natin yung kanyang balahibo. Ayan mga kaigi, konti na lang. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan na po siya. Hindi na po ako nag-labs, mag-a-alcohol na lang ako mamaya. Sanay na kasi ako talaga yung nag-aalaga sa aking mga manok. Hindi ko na iniinda yung amoy. So ayan mga kaigi, kita-kita nyo na yung prolapse niya. So lalagay na natin sa tubig. Susok natin ito. Pasahin lang po natin siya para mabilis natin ipasok. Di kaya pag may gloves kayo, kung gusto nyo linisan, pwede din po linisan mga kaigi. Ayun. So ang gagawin lamang natin ito, is yung iba gumagamit pa po ng spray. Ako hindi na po kasi talaga ako gumagamit. Pinapasok ko lang siya. Kung mapapansin nyo, ito yung pitan niya na nakalabas. Papasok ko lang siya, ididiin ko lang siya. Dahan-dahan lang po hanggang sa makapasok siya. Ayan. Pasok lang po natin ng konti. Idiin po natin ng konti mga kaigi. Ayun. Idiin lang po natin hanggang sa mahilod natin sa loob. Huwag po tayo mandire dahil nakasalalay po yung alaga natin mga manok. Pagka hindi po kasi natin naagapan, posible po talagang mamatay ito. Yun. So yun mga kaigi. Pasok na natin. Ayan, nakapasok na siya. Kung mapapansin nyo, nasa loob na yung kanyang inverted na clawka. Isusok natin uli. Hugasan lang natin. Pagkatapos hugasan, ayan na po siya mga kaigi, wala na po siya.
Kunti na lang po siya, papasok na po yan. So pagkatapos nito mga kaigi, is pwede na po natin ibalik sa cage. Pwede din po natin itong painumin ng mga antibacterial. Pero after nito is dapat wag po muna natin siyang pakainin ng marami mga kaigi. Kasi pag pinakain po natin ng marami, baka mangitlog po siya, is posible ulit na lumabas ito. So kukunti lang po muna yung ipakain natin sa kanya. Yung pinaka-minimum, i-adjust muna natin. Okay lang kahit mangyayat siya ng kaunti. Basta ang importante, painumin po natin siya ng vitamins na mataas sa electrolytes, mga kaigi. So dapat, ihiwalay po natin, isegregate po natin siya. At huwag na po muna nating pailawan, mga kaigi. Hayaan na po muna nating makapag-full rest siya. At basta, lagi po tatandaan na konting-konting pakain lang hanggat maaari hindi po muna siya mangitlog. Kasi kapag ka nangitlog na siya kaagad, posible pong ma-invert at lumabas ulit. So kapag ka lumabas ulit, mga kaigi, ganun lang din po yung gagawin nyo. Ibalik nyo lang po ito, mga kaigi, paulit-ulit hanggang sa gumaling ito. So mga 1 week, mga kaigi, kapag ka hindi na po siya lumabas, pwede na po natin ibalik ito sa kanyang mga kasamahan at balik na sa normal ang kanyang pakain. Sure ako, babalik din po yung kanyang pangingitlog. So kung medyo matanda na, huwag nyo na pong gamutin, katayin nyo na. Pero kung medyo bata pa naman, okay pa naman po na gawin yung ganitong ginagawa ko, mga kaigi. At eto na nga, mga kaigi, kung mapapansin nyo, ayan o, yun, di ba? Balik na siya sa ayos. So yun, ganun lang naman kadali, mga kaigi. Basta wala pa pong maraming dugo, okay lang po na ibalik yon. Pero kapag ka may dugo na, lagi nyo pong tatandaan, handa na po yun pang tinola. So yun nga mga kaigi, kung may natutunan po kayo sa aking ginawang video, especially po yung mga baguhan, so please, pasubscribe po ng aking YouTube channel, please, 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 and sana po, palike na rin po ito, at saka, pashare na rin po ito. So, sana, huwag po kayong magsawang manood sa akin, at maraming maraming salamat sa inyo, maraming maraming salamat, bye bye!